DRPS. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang ilang paalaala mula sa Quezon Kawan. Ano nga ba ang pagkakaiba ng white, yellow at red alert sa ating power system at posibilidad ng manual load wrapping or MLD? Kapag naka-white alert, normal ang kondisyon ng supply ng kuryente at walang problema sa ating power system o grid sa Luzon. Nangangahulugan na walang chance ang magsagawa ng manual load wrapping. Kapag naka-yellow alert, ito ang alert kapag mababa na ang pinagsamasamang reserba ng kuryente sa grid. At kung mauubos ng tuluyan ang reserba, posibilidad ng mangyari ang manual load wrapping. Kapag naka-red alert, ang pinakamataas na alert kung saan kinakailangan na magsagawa ng manual load wrapping. Dahil sa hindi na sapat o kulang na ang supply ng kuryente sa grid na madalas nangyayari tuwing tag-init. Ang manual load wrapping or MLD o rotational power interruption ay isang sitwasyon na kung saan ay ina-allocate or dinidistribute ang limitadong supply na kuryente sa iba't ibang mga lugar. Ang limitadong supply ay bunsod ng kakaunting produce na kuryente at malaking demand mula sa mga consumer. Dahil dito, may mga lugar na ini-schedule upang magkaroon ng pansamantalang interruption sa supply na kuryente. Ito ay tinatawag ring rotational power interruption dahil may takdang oras kung kailan mawawala at magbabalik ang supply ng kuryente sa isang lugar. Ang NGCP or ang National Grid Corporation of the Philippines ay ang system operator na nagbibigay ng update sa kalagayan hinggil sa supply at demand ng kuryente sa grid. Ito ay naatasang mag-abiso sa mga distribution utilities at electric cooperatives. Ang prosesong ito ay sinasagawa upang masiguro ang system ay stable sa kabila ng limitadong supply. Muli po kami nagpapaalala sa lahat ng MCOs na magkaroon ng wastong paggamit ng kuryente upang maiwasan ang paglaki ng konsumo at makakatulong ito upang mapanatili ang kaayusan ng supply at demand ng kuryente sa merkado. Yan po ang ilang paalaala mula sa Quezon Kawan.